So welcome back sa ating channel. Dating mataas na opisyal, may malaking papel sa kaliwang grupo. At sino ba itong dating mataas na opisyal, mga kadiyo? At bakit niya kaalyado ang kaliwang grupo? Panoorin po natin yung video. Kung ang nangyayari ay yung unit team ay mananatiling solido yan, malaking kalumpuhan ang nangyayari sa ating organization. No? Yung pinagalingan, kasi ang gusto sa CPP. Sa CPP, yes. Mama, yung pinagalingan namin. Kasi ang isang mandato kasi natin is, kung meron ka nakikitang alyaduhan sa gobyerno, kailangan mapasok mo siya, wasakin mo yon. At kailangan may isa doon na simpatiya na sa'yo mo papaling sa kabilang grupo, no, sa CPP. Bahagi ito ng ating trabaho sa kanila sa infiltration sa birokrasiya. Yung splitting the ranks of the enemy. Kailangan watak-watak. Yes, ma'am, bahagi yun. Kasi kailangan mo ipakita na walang pagkakaisa yung government, kaya yung sistema ng ating lipunan ay nananatiling magulo at ang nangyayari lang sa mga politikong ito ay yung kanilang vested interest. Yes. Hindi na ba ito magsisilbi sa mamamayan? So dapat maging solid yung grupo na ito kasi maganda na yung pinagsimulan natin kay President Duterte, no? So itutuloy na lang naman nila para makontrol natin at makontamina natin itong ginagawang pangwawasak ng Partido Komunista ng Pilipinas. At kung halimbawa po ay maapektuhan, nagbiyak, naapektuhan, napakalaki ng oportunidad, papalakpak yung kabila dahil sasabihin nila kami pa rin ang magtatagumpay dahil nagawa nila yung prinsipyo nila at yung objective nila na is wasakin talaga yung grupo. Sana lang, lagi lang nating iisipin na itong grupo na ito ng komunistang teroristang grupo, ito rin yung sumira sa imahe ng Marcos ng nakaraan. Ano? At uulitin nila iyon na sirain ang imahe ng Marcos sa kasalukuyan. Tama. Ang nangyari, ang system, dahil hindi united yung dalawa, hindi sila magkasundo, so nagagamit nila si Lenny Robredo bilang isang propagandista nila. Exactly. So, iyon yung naging mahalagang papel ng Robredo sa CPP kasi siya ang boses ng CPP sa government. Siya ang kritiko ni President Duterte, no? Siya yung ano yung tawag doon, yung tinik. At kabilang kongresista, nasaktan, tinamaan umano sa mga sinasabi ni FPARD. Panoorin po natin yung video, mga kadiyo. Yan po ay isang kabalbalan, yung mga payag ng mga diyan sa party list na yan. Di ba? Party list yan, mga nasa kaliwa. Alam po ninyo yung pinakahuling payag ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kaugnay sa paggamit ng confidential intelligence funds ay isang payag batay sa katotohanan. Factual po yan eh. Anong ibig sabihin? Hindi po ito isang pagbabanta sa buhay ng kahit na sino man. Sapagat yung pong pondo, yung nature ng pondong confidential or intelligence funds ay kailangan yon ng pamahalaan upang ipagtanggol nito ang sarili sa mga kalaban ng Estado. It is not a threat to anyone. Those funds are used by the government to protect the states from its enemies. Kasi marami pong mga kalaban ng Estado. Nandiyan ang terorista, nandiyan ang komunistang rebelde, NPA, NDF, CPP. Nandiyan ang sindikato ng mga droga. Marami yung kalaban. Kaya kailangan talaga, meron tayong pondo na gagamitin upang hadlangan, i-prevent ang pagdalusok ng ganitong mga kalaban ng Estado. Eh yung pong pondong yan, talagang nilalaan yan para doon. At walang ibang paggagamitan yan. Ngayon, kung yung mga kumukontra, ang feeling nila, eh yun ay para sa kanila. Baka tama ka. Ibig sabihin, nagriria ka dahil tinatamaan ka ng pondong yan. And it means, eh siguro may ginagawa ka laban sa bansang ito. Ayun yun. So do your worst. You can whatever you want to do, but the government has the inherent right to protect itself from destructive forces coming from whatever sector. Eh kasi nga, ang problema kasi sa inyo,
Kayong mga nandyan sa kaliwa na sinasabi niyong kayo'y makabayan. Makabayan kayo pero ayaw niyong ikundina ang terorismo. Ayaw niyong ikundina ang mga ginagawang pagsalakay, pagpatay, pagsunog ng mga rebelding CPP, NPA, NDF. Kaya, natural lamang na pagdududahan kayo na kayo'y mga kakampi nila. Oh, tapos ang gireklamo kayo. So, ito lang po ang ating news update ngayon mga kadiyo. And please comment down below kung ano ang masasabi nyo sa video na ito. And please, pakisupport naman ang ating Facebook page para patuloy ba tayo sa paggawa ng bagong news update. Kaalyado ba talaga si Lenny Robredo sa kabilang grupo? Pero for me mga kadiyo, parang ganun na nga. Kasi yung si Lenny Robredo is yung vice president pa. Itong mga kaliwang grupo is support na support talaga sa kaniya. Malaking chance mga kadiyo na kasamahan talaga ito ng kabilang grupo. At yung pangalawa is, bakit nasaktan ang kabilang grupo sa mga sinasabi ni FPRRD? So, baka yung mga sinabi ni FPRRD mga kadiyo is natamaan talaga sila mga kadiyo. At yung mga sinasabi ni FPRRD mga kadiyo is totoo talaga yon. So, nasaktan talaga sila at lumabas yung mga baho nila. So, mga kadiyo, ano ang masasabi nyo sa video na ito? Mag-comment down below sa inyong reaksyon ukol dito. Maraming salamat po at magandang araw!